Ang COD or Christmas on Display ay isang kilalang holiday attraction sa Pilipinas. Ito ang isang malaking display ng mga dekorasyon at ilaw na nagpapakita ng mga tema at kwento ng Pasko. Ito ay isang sikat na destinasyon para sa mga pamilya at turista na nagnanais makakita ng kakaibang Christmas display at ma-enjoy ng Christmas season. Alam nyo ba na malaking alaala lalo sa mga batang 90s? Katulad sa Glen Hills at sa Cubao. Sa panahon ngayon, halos hindi na naituloy ang taonan ng ganitong tradisyon tuwing sasapit ng Pasko at siguradong marami ito nakakamiss. Pero alam nyo ba, meron na ulit ang COD ngayong Christmas season? Ito ay matatagpuan sa labas lang ito ng Metro Manila. Saan nga ba ito? Tara at samahan nyo ako sa aking kwento tungkol sa pinakabagong COD attraction na hindi lang tungkol sa kwento ng Pasko, kundi ang kasaysayan at tradisyon ng bayan na ito. Ito ang COD of the East. Ang COD or Christmas on Display ay madalas natin napupuntahan kapag dumadayo kayo ng Green Hills at Cubao. Ngunit hindi na ito tinutuloy dahil sa mga iba't ibang mga rason. Pwede kayo mag-comment kung ano sa tingin nyo kung ano yung mga rason nila. Marahil maraming namimiss sa COD, pero alam nyo ba na meron na ulit at hindi ito sa Green Hills? Di rin ito sa Cubao, meron na dito sa bayan ng Taytay Rizal. Kakabukas na ito noong Nobyembre, bago natin mapuntahan ang COD ng Taytay, puntahan muna natin ang Taytay Changge. This is a part of my Christmas series, pero hindi natin pwede ilagay sa listahan sa aking Christmas series kung walang bilayan ng mga damit. So nandito po tayo ngayon sa aking hometown, Taytay Rizal. Dahil ipapasyal ko kayo sa aking hometown at ipagmamalaki namin ang pinakamurang damit pero quality. At ipapasyal ko kayo sa ipinagmalaki namin COD. Tara, samahan nyo ako mga gilagits. Let's go! Sa mga gustong bubili ng mga damit na talagang budgeted, tara na sa Taytay Changge. Ilang beses na rin ako gumawa ng mga content tungkol dito. Dinadayo ang Taytay dahil sa pangmumurang damit. Marami kayo pagpipilian na pangregalo para sa mahal nyo sa buhay. Bumili ako ng mga ilang damit na pang Christmas party at sinubukan ko rin kung pwede sila tumawad. So, 180. Yes, mura talaga dito no, sa Taytay. Dahil nag-discount po tayo mga gilagage, 150 na lang. Tama ba 150? 150. Sige, sukat natin. Ito po. Thank you. Thank you. Yan. Yes, 150 pesos. Hindi kasha, alanganin. Dahil hindi kakasha ang damit na pang Christmas party, naghanap-hanap muna ako sa ibang stalls. Kasha kaya sa akin to? Magkano po yan? 350. Size 40? Wala bang tawad yan kung sakali? Mayroon. Basta ako masya, may tawad yan. Yan. Ito yung pangano, Christmas party ko kasi ito eh. Triple na to? Oo. Ano siya, Korean? Korea. Or baka dahil na dahil sa damit lang to. Or ano, medyo buka yan eh. Di ka siya. Kaya di ka siya eh. Mas malaki pala to no? So laki yan? Kasi ito, stretchable to. Kaya lang, yung ano niya, hindi kumakas siya. Ito, dito stretchable. Pero pwede na to. Pwede na. Oh, pwede na to. Kasi may shirt naman ako eh. Nakapatong oh. Tama. Magkano na nun? Pwede tumawad? 330 na lang. At 330, see. Yes! Naka-worth almost 500 pesos. So, 150 doon sa dami na binili ko kanina. At then, ito, nasa worth 330. Pag pinagsama mo, isa nasa 480 pesos. Kalawit kanan ang mga stalls dito sa Taytay Changge. Nakakatuwa talaga dahil bumalik na nga sa normal ang kanilang hanap buhay na may ngiti. Kung tapos na kayo sa Taytay Changge, huwag nyo kalimutan mapuntaan ang ipinagmalalaki namin si Odin ng Taytay. Alam na namin ang karamihan sa atin ay madalas natin masilayan noong mga bata pa tayo tungkol sa pang-aanak ni Hesus Kristo. Pero dito sa Taytay, ipinapakita dito hindi lang tungkol sa Pasko ng madalas na ginagawa ng mga Pilipino, kundi ipinapakita din ang kultura at tradisyon ng mga Taytay Tayenyo bilang paglago ng aming turismo at mas makilala pa ang Taytay sa buong mundo. Lalo na pinaghahanda nila ang palapit ng Hamaka Festival sa Pebrero, ibang iba sa mga COD na pinupuntahan natin at sana magawa din ng mga ibang bayan. Habang nanood kayo ng COD, meron silang mga food stalls na pwede nyo matikman bang sasarap ng mga pagkain nila. Lalo na sa kinakainan ko dahil isa sa mga food stalls ay isang sikat na vlogger na taga Taytay. So kasama ko ngayon si Dan Carlo Aquino. Yes sir! What's up? And finally! And shoutout sa 600,000 followers ko sa Facebook!
Let's go! Follow nyo si Sir Git Story sa Facebook account niya. Thank you! Ang galing talaga! Kung gusto nyo matikman ang kanyang luto at makipag-collab, hanapin nyo ang Solid Takoyaki at suportahan natin ang mga local business at content creators na mga sumusunod. Hindi ko indetalye ang COD ng Taytay. Mas mabuti kung kayo mismo manood at masaksihan ang Christmas on Display. Ang COD ng Taytay ay ipapalabas hanggang January, kaya kahit tapos na ang Pasko, nakikita natin ang tradisyon ng bawat Pilipino. Kahit hindi araw ng Pasko, tuloy-tuloy ang pagmamalasakit, pagbibigayan at palaging nakangiti. Nakuway sa 2024, marami pang plano at pagpapala na darating ayon sa kanyang kalooban. Kaya huwag natin kalimutan ang pagsalamat natin sa Diyos. Marami na akong pinagdaan ng Heroic Entry. Marami akong nagawa. Marami akong napuntahan. Marami akong naging kaibigan. At marami din akong mga achievements. Ngayon, 2024. Tatapos ng aking storya.